Awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awigitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigtigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumukay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang namukay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon nang pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako, na saserdote at anak ni Buzi, ay nasa Kaldeya sa baybay ng Ilog Kibar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad, ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan,
Naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibabaw naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpuri't magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea, sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila ay lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?
Upo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad, sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang ating Panginoong Jesus gusto niyang magbayad ng buwis sa templo. Pero wala siyang kapera-pera. Paano nagkaroon ang Panginoon ng pera para ibayad sa buwis sa templo? Ang Panginoon naging kaugalian niya na kung siya ay may kailangan, kinakausap niya ang Diyos Ama at humihingi ng tulong sa Ama. Kaya ang ginawa ng Panginoon na nanalangin, ang sabi sa Panginoong Diyos Ama, Ama, kailangan ko ng salaping pilak para ibayad sa buwis sa templo. Pero wala akong kapera-pera. Pwede po ba ninyo akong tulungan? Ang sinabi ng Diyos Ama sa Panginoon, manghuli ka ng isda. Ang unang isdang makuhuli ninyo, maglalagay ako ng salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad mo yan para sa buwis sa templo. Yan ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro. Diyan sila nagkaroon ng perang ibabayad sa buwis sa templo. Ang paalaala ng Panginoon sa atin, kung meron tayong kailangan, manalangin din tayo sa Diyos Ama at humingi ng tulong. Ipagkakaloob ng Diyos Ama kaagad ang ating kahilingan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos
na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat siya ang pinagmumulan ng lakat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang ating tugon, Ama, mamukay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang simbahan saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at spiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng lakas na malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat nagamitin ang lakat ng talento sa lupa para sa pagsusulong na ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan, at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ating alay na alag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapan. Alay namin inyo po at inyong pabanalin at kung mamarapatin inyo po itong gawin katawan at dugo ni Jesus ating alay na alag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo.
upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga iniaakin namin na panalangin ay tungkayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo sa katagang dulot ng pag-aaking ito. Pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inikayag sa pangangasiwa sa sambahayan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at
kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lakat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubutang nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.